Patuloy pa rin ang mahigpit na pagpapatupad na yellow lane policy sa EDSA. Naibsa naman kaya ang problema sa traffic. Alamin natin yan. Live mula sa EDSA Cubao, may unang balita. Si Bam Alegre. Bam, naibsan nga ba? Ivan, pasado alas 6 ng umaga, ito yung sitwasyon ngayon sa ating likuran. As expected, dumami ang mga sasakyan sa pagsisimula ng rush hour. And nakikita rin natin na yung yellow lane mostly ay talagang okupado lang ng mga bus. Kanina, kinausap natin yung ilang mga MMDA enforcer na kabantay nga sa yellow lane. Meron pa silang hawak ng mga karatula saying na private vehicles prohibited sa yellow lane. Although, medyo maluwag sila ng konti kapag may mga side street na kailangan na mag-right turn yung ilang mga private vehicles. O kaya naman, may mga terminal dito ng bus na kailangan na paghatiran ng ilang mga pribado sasakyan. Pero other than that, medyo mahigpit talaga, may visibility ng mga MMDA enforcers. At ito, nakikita ninyo sa inyong mga TV screen, mga bus lang, yun nasa yellow lane at maigting yung binabantayan. So, sa mga may lakad, siguro para hindi nalang maabala, agahan na lang ang pag-alis sa inyong mga tahanan. At banda ron, bago mag-Cubao ilalim, mas mahigpit na ron ang paghuhuli ng mga MMDA. Yun yung sabi nila sa akin at yun daw ang maging guidance sa mga motorista. Yan ang latest mula rito sa EDSA Cubao Southbound. Balik sa iyo, Ivan. Bam, may initial bang pagtaya ang MMDA kung nagkaroon ng improvement sa travel time? Halimbawa, yung karaniwang isang oras point-to-point sa EDSA, nabawasan ba yan? Para naman measurable kung meron talagang improvement na nangyayari. So far, hindi pa nila ma-assess. They're just in the second day. Ang feedback nila sa akin, medyo marami pa rin pasaway. So they're still sorting out this new system. Pero maybe we can see in a few days kung talaga bang nakatulong ba ito o contrary to that. Iba. Bam Alegre, maraming salamat.